So nandito pa rin tayo sa Kuya Pei's Aqua Farm. So today is the second episode ng ating Kuya Pei's Tanungan. So meron na naman tayo mga parts na meron silang mga ilang-ilang tanong dito, no? So sasagutin natin yon sa araw na ito. Let's do it mga farms! Ito mga parts, no, ang unang parts na nagtanong ay si Mark Jason Mata, no? So, ito si Mark Jason Mata, si Kuya Mark Jason Mata, no? Isa siya sa talagang naging best friend ko nung college. So, kamusta rin pala sa kanyang girlfriend, kay Miss Lahara, no? So, I wish you both na maging successful kayo sa gusto nyong gawin at especially sa inyong relationship, no? So, tingnan natin ang tanong ni Parts Mata. Kaya Parts, no, totoo po bang ang aquarium ay para sa isda? Totoo naman, no? May aquarium daw pong para sa... Oh, tanong niya, no? Totoo naman na pang isda. Depende naman yan sa'yo, no? No, kung talagang gusto mo, di magpagawa ka ng aquarium, tapos doon ka tumira. So, yun, no? So, sana nasagot. Ano ba yung mga tanong mo? Madadali tayo dyan. Madadali tayo dyan, no? At dito naman tayo, no, kay Fards Jessica Bocalista. So, kasamaan ko sa trabaho. Hello, ma'am. No, paano mo malalaman ang gender ng isda? So, paano ba natin malalaman ang gender ng isda? Depende yan, ma'am, no? So, kung nandito tayo sa beta series natin, no? So, na-discuss ko na yan earlier na makikita natin yan especially sa fin. No, pag mas mahaba ang fins, no? Ibig sabihin, lalaki, no? Pag mas maikli, babae. If refers naman sa color, mas matingkad, lalaki, medyo mapusaw is yung babae. At isa pa sa mapapansin nyo sa ventricular fin ng babae is meron siyang egg spot na tinatawag yung kulay puti, no? So, makikita nyo yan. So, sana nasagot ko, Fards, no? O, Ma'am Jessica, so... Next is, ito naman si Parts, ito isa din sa kasamahan ko to, no? Si Sir Brandon Bermas. Anong isda ang nagsisimula sa letter P? Anong isda ang nagsisimula sa letter P? No, siguro, ano, pating? Pangus? Pating, no? Siyang pating. Pwede naman yung pating. Okay, sunod. Ah, ito si Parts. Ito, part 2 ng Sinkit Boys. Si Parts Ma Asuncion. Kaya Pei, mahirap ba alagaan ang beta fish? Kung mahirap pa alagaan ang beta fish, it depends naman yan, no? Kung talagang hilig mo talaga, no? Siyempre gagawin mo lahat, no? But actually, no? Hindi siya totally kailangan na sobrang pag-aalaga ang beta fish. Pero need niya ng care at need mo talaga mag-research para malaman mo yung tamang pag-aalaga sa kanila, no? Sa beta fish natin. So, thank you sa tanong. Ito pa. So, yung tanong, ito kasamahan ko sa, ano, sa servisyo, no, isa rin itong bomberong babae, no, kay Crisel Adesa. Ano kaya ang pinakamasarap na isda, sir? Tinatanong mo pa, no? Siyempre, bangus, no? Siyang bangus, no? Siyang panginihaw mo. Sa bangus kasi, pwede lahat, eh. Pwede mong ihawin, pwede mong ipaksiw, pwede mong iprito, no? So, yun. Eh, ito pa si Parts. Ito, mate ko to, si Mate Luce. Ano yung gamot sa white spot cell? So, ako personal, no, ginagawa ko pag metaline na blue ako and sineseparate ko muna siya. For example, may spot siya, sineseparate ko siya. Then, nag-ano ako ng tubig, mababaw lang ng tubig. Siguro mga 2 inch lang. Doon ko muna siya, siguro hanggang 24 hours or hanggang sa gumaling siya. Ano lang, methylene blue with salt. So, yun, usually ko ang ginagawa. No? Ito, isa to sa Sinkit Boys, no? Parts Sinkit Boys, no? Si George Carolino. Kaya, Pei, paano mo malalaman kung in love ang isda? Ano? Paano ba malalaman kung in love ang isda? No? Ano ba tanong mo? Siguro, kapag namumula mo... Namumula-mula na yung ano niya. Yung love. Yung love, no? So, paano ba? Ikaw, paano ka ba main love? No? Siguro, nakikita kasi pag main love ka, namumula ka. Ganon din siguro yung isda, no? No?
Ito naman, isa din to si Kid Boys, si JR De La Mujer, no? Wawens TV. So, ito, isa rin to sa subscriber, si JR De La Mujer. So, please subscribe dito kay Wawens TV. Napakabait nito, no? Isa to sa pinakamabait sa Kid Boys. Master Pay, okay lang po ba mag-alaga ng gurame at Martinico? Gurame, freshwater din sila, no? But usually, nakikita sila sa ilog, no? Sa mga kanal-kanal na bubuhay. Depende naman sa'yo. Kung gusto mo talaga alagaan, pwede naman, no? Meron mga breeder na inalagaan yan, no? Si Sir Nestor Bacal, no? Isa yan sa nag-aalaga ng mga ganyan. Ito, classmate ko to ng elementary, no? Si Pards Leonora Adolfo. Kaya pay-ask ko lang yung Janitor Fish ba is tagalini sa aquarium. Pa-shoutout na din po. Shoutout ka na dito, ano, classmate, no? Shoutout ka na dito, Pards Yads. Janitor Fish, no, as my personal observation lang naman, no, janitor fish, nakakalinis naman siya, but it depends on your aquarium, pero need mo rin talaga na maglilinis ka rin talaga by your own. Hindi mo pwede sabihin na may janitor fish naman dyan, is pwede na yan, wag na tayo maglinis, hindi, no, kasi ang janitor fish, kumakain nga siya ng mga dumi-dumi, pero parang recycled lang eh, pagkain niya ng dumi, idudumi niya rin, mas doble pa, no, but pinaka the best talaga pag gusto mong malinis yung aquarium mo is dapat no, ikaw mismo nililinis mo. Next, ito si ito isa ring vlogger to, si Parks Desiree Morales. So, hi ma'am. No, paano po malalaman pag buntis at malapit na mga anak ang guppy? So sa guppy na pala to, no. And bakit po nila kinakain yung baby fish nila? No, paano ba natin malalaman pag buntis na? Siyempre, tulad lang din ng tao, no, pag malaki na yun, tiyan. And doon banda sa ventral fin, no, makikita mo yung may itim na siya, may itim-itim na siya, no? Sign na yon na malapit na siyang mga anak. At bakit naman nila kinakain yung mga guppy nila? Ay yung mga fry rather, no? Meron kasi mga guppy na talagang fry eater nga sila kung tawagin, no? Like albinos, no, kaya need talaga na meron silang breeding screen which is lalabas yung mga fry kapag pagka mag-breed na sila or mag-drop na sila ng mga fry, no? Sana na sagot. At isa pa pala sa cause bakit nila kinakain is gutom sila. So need nila talaga na maayos na feeding system, no? Mapapakain sila na maayos, no? Next is, so ito, no, last and but not the least na question natin na si Pards Christian Kainkoy. So hello, no, si Christian Kainkoy, isa to sa mga kaibigan namin ni Madeline, no, asawa to ng cousin-in-law ko, si Tayan, no. So hello sa inyo, hello kay Love Love, no. Sir, pwede ba ganitong procedure pag yung bed is planted, ha? So tinanong nyo to mga Pards, yun doon sa beta series natin nung gumamit tayo ng aerator hose sa paglilinis ng aquarium, no? So tinatanong niya kung pwede ba 'yon sa pag yung bed is planted. Actually, pwede naman siya but mas babusisi siya, no? Huwag mo lang siya todo na yung aerator hose, huwag mo lang todo na itututok doon sa mga plants and at the same time huwag mong itututok especially doon sa mats or sa mga pebbles na nakalagay doon, no? Kasi may possibility na higupin yun talaga yun, no? And the best talaga is yung aerator hose lang para mas minimize lang yung pressure o yung pag-sip nung mga dumi. So, yun mga Pards! And yun mga Pards! So, shoutout na po tayo, no? So, shoutout nga pala kay Ma'am Rhea Bernardo, no? Isa sa pinakamabait nating kasamaan, no? So isa to sa mga naging kaibigan ko through chats, no? Napakabait si Ma'am Rhea Bernardo. Hello ma'am, so God bless po. Isa pa kay Pards Kenny Chan. So isa to sa mga classmate ko ng college, no? Isa sa mga gupings daw to, no? Mas gupings pa daw sa amin. Pwede daw naniniwala, mas gupings pa rin ako. Ito kay ma'am, kasamahan ko to sa work, si isa sa pinakamaganda sa Bureau for Protection. Hello ma'am Madeline Kim, so maraming salamat ma'am, no, sa mga motivational message mo para sa akin for continuation ng aking vlog. Maraming salamat ma'am. At isa pa to sa isang parts natin sa utol ko, sir, kuya
JP Giraw. So, isa to sa mga idol ko, especially sa basketball, no? Ito yung nagturo sa akin mag-basketball, yung mga... Oh! Then, shout out din kay Gerald Plumber. So, ito, classmate ko to ng elementary, no? So, ay, high school rather, no? Classmate ko ng high school. So, isa to sa mga kasamahan ko while nagtuturo yung teacher namin, no? Habang nakikinig yung iba, no? Kaming dalawa, nagdo-drawing, no? Shout out nga pala sa'yo, Farts Gerald Plumber. So, subscribe nyo rin si Farts Gerald Plumber, no? So, tignan nyo yung napakaganda ng mga drawing nito, makakabuhay talaga. Kahit patay, mabubuhay, no? So, next, sa SRU family, no? Sa SRU Pasig. So, shout out sa inyo dyan, no? So, hopefully, lahat is safe. At alam ko, no, mga matitikas dyan, no? So, next, sa aking Peace Food family. So, hello, sir. Welcome po sa aking vlog, no? So, yung usapan natin, no? Next, magagawa na natin yon. Then sa Pateros Fishkeeper, hello po. Maraming salamat sa inyong support, no? Hopefully makasama ko kayo in one time sa aking vlog. Then ito sa isa sa mga idol ko, sa mga officer namin. Hi Ma'am France Embalsado. Ma'am, maraming salamat po for your support. No, mabuhay ka ma'am, and always yung protection ni Lord is always po nasa iyo, and continually blessed ka po rin po always, no? And shout out nga pala, last but not the least, isa to sa pinaka-idol ko, no? Isa to sa mga tactics namin na talagang nakakatakot, no? Pag narinig pa lang yung pangalan na to, pag nandun ka sa training center, matatakot ka na agad, no? Hi sir, Farts Joey Stroll. Sir, mabuhay ka sir, maraming salamat po sa support. At isa pa pala, sa isang officer namin, itong loader namin to, especially sa training ng SRU. Hello sir, Fords Sherwin Peñapiel. Sir, shout out sa iyo. At isa pa kaya Senior Inspector Eltong J Tong pala. Nice sir, maraming salamat sa lahat for all of support. Supports po. Support po para sa akin. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat. So, isang makabuluhang vlog na naman ang nangyari. So, I hope na nasagot ko yung mga tanong nyo, no? Huwag kayong magsasawang magtanong. So, hindi rin ako magsasawang magsagot, no? Special mention pala, no, sa isa sa mga kasama namin, no, mga, parang mga kapatid ko na to, kay Joanne Solomon and kay Joy Jonicio, no? So, baka magtampo eh, no? So, maraming salamat mga parts, no? God bless to all of you. Nandito pa rin tayo sa Kuya Pace Aqua Farm.